closing ceremonies na ng 2019 SEA Games ngayong gabi at napatunayan naman natin that indeed, we win as one. The Philippines is this year's overall champion. Sa pagtatapos ng 30th SEA Games, ilang medalya nga ba ang nahakot ng ating mga atleta? At bakit nga ba nila ito kinakagat? 23 gold medals agad ang nakuha natin on day 1. Kabilang rito sina world champion gymnast and Tokyo Olympics qualifier Carlos Yulo and Wushu champ Agatha Wong. Nanalo naman tayo ng 16 gold medals on day 2 sa pangunguna ni Heidelin Diaz for women's weightlifting at ng Gilas players for 3x3 basketball. Naka-lucky 9 tayo on days 3, 4, and 5. 7 gold medal ang nakuha natin on day 6. Nakakuha rin ng bronze ang legendary magician na si Efren Bata Reyes sa one cushion karom. On day 7, Christina Knott broke the 33-year record of Lydia De Vega in the 200-meter dash, while 16-year-old cancer survivor Daniela De La Pisa won in rhythmic gymnastics. These women got 2 of our 17 gold medals that day. Our women's softball team, the Blue Girls, won gold on day 8. So did Roger Kasugay, na siya ring flag bearer sa closing ceremonies for his surf and rescue story of his Indonesian rival. Team Seaball made history with the first SEA Games gold in esports. These plus 22 more gold medals were added to our list. Sa day 9, wagi tayo ng 21 gold medal. By day 10, we won 12 more golds. At tuloy-tuloy na nga ang mga panalo hanggang sa last day ng SEA Games, putting the Philippines' medal count at an all-time high. Being host did work to our advantage. Bukod sa hindi na kailangang gumastos to send a limited number of athletes abroad, nasa host country ang desisyon kung anong sports ang isasali at idadrop. Thailand has hosted the most number of games, and in all those 6 times, sila rin ang overall champion. Sa Pilipinas naman, we hosted the SEA Games in 81, 91, and 05, and placed 3rd, 2nd, and 1st respectively. Of course, home court advantage is just one factor, at talaga namang pinaghirapan ng ating mga atleta ang bawat medalyang kinakagat nila. Pero alam nyo ba kung bakit nga ba nila ito ginagawa? These days, our winningest players get prize money worth 300,000 pesos for each gold, 150,000 for each silver, and 60,000 for each bronze medal. These are divided equally among teams with fewer than 5 members. Kung 5 or more participants, bawat isa ay makatatanggap ng 25% of the medal's cash value. Pero noong unang panahon, kasama sa premyo ang value ng medals mismo, which were actually made of pure gold or silver. These are soft metals na madaling magasgas. Athletes used to bite them to test kung tunay ba ang napanalunan nila. Gayunpaman, ito pa rin ang simbolo ng pagkapanalo and has remained a fun sports tradition. Kaya to all our SEA Games athletes, mabuhay kayo and thank you for making us proud to be Pinoy. I'm Shai Lagarde and I stand for truth.